Welcome to Filipina Expat. So today, maggugawa tayo ng paksiw na bangus. Usually, pwede ka namang mag-order ng bangus na gawa na yung paksiw na dito sa Thailand. Medyo mahirap lang maghanap ng bangus. Nakukuha ko yan sa Bangkapi. So, kapag may bangus, kailangan na i-ano na natin yung chance. So, yung recipe na to, natutunan ko to sa nanay ko. Pero, syempre, mas masarap pa rin yung luto niya. At dahil na-miss ko na yung luto ng nanay ko, gagawa ako ng paksiw na bangus. So, tanyo naman yung mga selfie stick natin. So, nagigisa na ako ng onion na may ginger. It's very important kapag gagawa ka ng paksiw na bangus, kailangan may ginger. So, ayan. Ang bangong. Amoy ano na siya, lomi or panggoto. Pag may ginger talaga. Ayan, tapos i-add na natin yung, ayan, ginger. Kalahating thumb lang yan ng ginger. Tapos, isang buong onion. And then, clove ng garlic. Actually, tatlong ganyan lang. Ayoko masyadong ma-overpower ng garlic yung paksiw ko. Mas gusto ko siya na parang ano lang, pang balanse. Pero, kalimutan kong bumili ng paminta, pero dapat may paminta to, guys. Pwede namang optional, idagdag nyo na lang kapag luto na. So, since medyo mainit na yung apoy, don't forget na lagyan ng salt yung bangus nyo, ha? Kasi, syempre, paano yun? Pag walang salt yung bangus. So, like this. Yan, lagyan nyo ng salt. Ako, ipapatong ko lang siyang ganyan. Kasi, ano lang eh, etong recipe na to sa una, parang na-intimidate pa ako. Actually, hindi pa ako marunong mag-ano ng isda. Natatakot pa ako maglinis ng isda. Pero, nilaksan ko na lang yung loob ko, guys. Ayan. So, kailangan natin kayanin mag-isa, char. So, isang bangus lang yung gagawin ko. Madali lang yan. Parang, ganito lang siya. Hindi mo naman siya ipa-fry, pero parang nakasalala yung, yan, ipapatong ko lang siyang ganyan. And then, nandito na yung, syempre, para sa akin, hindi to paksiw pag walang luyang haba na green. Tapos ito yung sign na paksiw siya. Tapos, mamaya ko natitimplahan, lagyan ko ng talong. Yung ganyan lang yan, guys. So, ang bango. So, dapat may talong. Yan. O, diba? Mukha na siyang bangus. Actually, mukha siyang sinigang for me. So, this time, I'm going to use yung ating natural pang paksiw, which is kalamansi. May mga tatlong kalamansi ako, guys. Huwag niyo kalimutan lagyan ng asin, ha? Kasi, ng lasa. Ganito lang. Tapos, tatansyahin niyo, hindi natin kailangan maglasang sinigang. Yung paksiw kasi is on the sour, on the salty side of life. So, yun. Na tangy lang siya. So, hindi ako masyadong fan ng... Although, ang paksiw maasim, pero hindi siya parang sinigang level, guys. Para siyang savory side na sinigang for me. Na may kurot ng lasa. It's up to you kung lalagyan nyo siya ng masarap din kapag may fish sauce. Pero for me, bawas-bawas na tayo sa mga ganong alat sa buhay. So, lalagyan natin siya ng kalamansi, tatlong kalamansi na malaki yung ginamit ko. And syempre, tanggalin natin ang balat. Guys. Makikita mo na successful ka. Anything in life, when you try it, believe in yourself, you can do it, you're definitely gonna be successful. Diba? Pa-inspiration. And then, maglalagay ako ng datu puti, shout out, vinegar. Ito yung pinakurat version nila eh. Pero mga one-fourth, tapos ilagay na natin yung mga spices niya. Lahat ko na siya actually. So, kapag may ganyan,
we have to balance it out. Just like what I've said, this is not sinigang, this is paksiw. So we have to put salt. I'm using the Himalayan parang purple salt. Yan, ganyan. Ilagay ko lang yun dyan. Anyway, it's better to layer your flavor. Yung hindi biglaan na lahat ilalagay mo na kasi nga, you can always adjust. It's better to adjust it later kesa sobrang maalat. So, ganyan. And then, we're gonna bring it to a boil. Optional naman sa inyo if you want to put extra flavor. Ako, na-discover ko na if I put bay leaf, ano, lasa siyang adobo. De, if I put something like this, it gives extra something. So, I'm gonna put bay leaves, mga dalawa lang. And, that's it guys, we're almost done. Don't forget your water. Kasi your water will balance things out. Ito live cooking na to eh. I'm walang edit straight from how I'm doing it. At least you would know how and what to expect when it's your turn to make one. So, hindi ko din alam kung bakit nilalagyan ng water. I forgot. But I think this will balance the taste. So, you're going to put 1/2 cup of water. Kung gano'ng karami yung suka, gano'ng din karami yung water for me. So, that's it. Then you should be alright. And then, bring this to a boil. Then, you're gonna have your paksiw. That's how easy you can make your paksiw, guys. Let me know if you were able to make the same recipe and tag me. You can check me on my YouTube channel at Filipina Expat and in all social media platforms. Again, this has been your Ate Lizette Zambrano for Filipina Expat here in Thailand. Sawadee ka.